Hi everyone! It's Mommy Sandy here. At kasama ko ngayon in collaboration with the viral TikToker, Gia Ramos! Clap your hands! So, bakit tayo mag-start sa video ngayon? Interviewin muna natin siya dahil 149,000 views na ang kanyang video with Papa Jason. Ano masasabi mo sa video with Papa Jason? Ha? Huh? At 3,000 followers na siya sa TikTok. So, sana sa YouTube din. So, okay. Balik ka na dito, Gia. Collaboration. Okay, so, ang video natin for today ay gagawa tayo ng, so nakikita nyo ba yan, yung mga ingredients natin. Gagawa tayo ng ice coffee jelly! Okay, Papa, okay. So, dahil limited ang ating resources, masyado ng bahay, dahil quarantine pa din. So, ito lang ang mga meron tayo sa ating cabinet. So, gagawa tayo na coffee jelly. So, ang mga ingredients natin, so, meron tayong una, ito muna, ang Mr. Gulaman. So, ito ay color black siya. So, first time kong gagamit ng black gulaman. And, so, sabi dito 1.5 liters ng water ang ilalagay natin. Next natin is black coffee. Yan, so 3-in-1 siya. Ngayon ko pa rin siya itatry, so mamaya malalaman natin kung anong lasa niya. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. Ito, evap, dahil wala nang creme densada sa grocery. At wala na rin Nestle cream. So, try natin kung anong magiging lasa pag ito lang. At asukal. So, ito yung meron sa cabinet. So, buti na lang meron pa siya. Okay. Gia! Let's go to the kitchen! Hi! So, we're back. I'm back with the famous TikToker, Gia Ramos. So, ayaw niyang salo pa rin siya. Baba ka na? Baba na? Baba? Baba! Oh, sorry, baba. Bye-bye. Hindi na babay dun, no? Bye! Oh, bye-bye. Okay, walk na dun. Ako na. So, dito, meron tayong pan na may tubig. So, lulutuin na natin ang jelly. Jelly, gulaman. Okay. Ang sabi dito, ang ratio ng tubig is 1.5. Pero, kung gusto nyo na mas matigas yung jelly, mas kontian yung tubig. Yun. So, lalagyan na natin siya. Lagyan natin siya ng 3-in-1 coffee. So, sabi ko, first time pa lang itong gagamitin kasi dati ang gamit ko Nescafe original. Mataba. Lagyan natin siya ng asukal. Hi!
Mami. Sama ka ulit? Natinong na itsura mo. Pangit na. Ha? Oo, ito sa'yo. Oh, yan, oh. Gulaman. Ano gusto mo? Ha? Ito. Okay, sugar pa. Okay. Halo-halo. So, gusto ko lang din magbigay ng trivia na yung video ni Gia ay nakarating na po sa Wawaw Wing. So, gagawa ko ng video clip next time. Hi! Tungkol doon. Dahil na-feature siya ng Wawaw Wing. Diba? No! May hot yun! Hot yun! Get your hair! Pangit na! Hot! Hot! Antayin lang natin. Antayin natin kumulo at pagkatapos ay sasali natin sa mga container para lumamig. So, ang ginagawa namin para mabilis siyang lumamig, nilalagay namin siya sa refrigerator. Para mabilis siyang lumamig. Okay, so yun na muna! So, yung jelly natin is malamig na after ilang hours. So, ang gagawin natin ngayon is hihiwain natin siya ng maliliit na peraso. And then, pagkatapos nun, alagyan natin siya ng gatas. So, yun na yun. So, ready ka na ba? Yes. Are you ready? Yes. Okay, let's do this. So, yung famous TikToker po natin is nakatulog na. So, sobrang pagod din sa mga pag-reply sa mga comments ng mga followers niya. So, ang queen lang po ni famous TikToker Gia, ang nandito. What's your name? I'm Gio. So, si Gio B. Ramos, ang queen ni famous TikToker. So, what are we doing? So, by the way, bago kayo mawak ng jelly, make sure nyo na malinis ang mga kamay nyo. Para hindi naman kumalat ang jelly. So, lalagay na natin yung we will put the jelly first, okay? And then the milk. Jelly, and then the milk. Careful, slowly, slowly, slowly. Okay. And so, evap lang tong ilagay natin dahil wala tayong Nestle cream. Okay, Nestle cream. Halo, ikaw na. Ang secret natin is lalagay pa tayo ng coffee ko. Blanc. Habang hinahalo ni Gio, kung kukumpitin natin yung mga nagastos natin sa coffee jelly, actually wala pa siyang 100. Kasi itong evaporada, siguro mga 50 or less than 50 pesos to. Yung coffee, 6 pesos ang isa. So mga nakatatlo tayong coffee. And then sugar, siguro mga less than 20 pesos yun. And then yung Mr. Gulaman na 14 pesos lang. So, mas masarap to ng malamig. So, ilagay nyo sa
refrigerator para bukas ng umaga, pwede nyo na siyang kainin. Sa chiller lang, hindi sa freezer, kasi pag nilagay nyo siya sa freezer, magiging sobrang tiga siya. Parang ice candy. Hindi siya makakain agad. So, tunawin lang natin yung mga buo-buong. Nilagay natin, copy ko. Blanca. This is our finished product, our coffee jelly. So, last ng kape naman siya. Yun nga lang, mas masarap kapag meron siyang Nestle cream or creamer. Kasi mas malapot siya, tsaka mas creamy yung lasa. Ito kasi parang medyo ma-ano lang siya, light na lasang gatas. So, tingin ko dahil kulang tayo sa resources, so pwede na rin naman to. So, I hope na nagustuhan niyo itong video na to. So, please like and comment if you have any suggestions or any ano ba? Kung meron pa kayong other way kung paano gumawa ng coffee jelly, comment nyo lang, share nyo lang din. Tapos, ano pa ba? Subscribe and click the bell button dahil marami pa kaming videos ni Gio, right, Gio? Oh, yes. Okay. Say goodbye na. Bye!